Ang i-share ko sa inyo ay ang title ay The Blessed Man, ang pinagpalang tao. Psalms 1 verse 1, verse 2 and verse 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Verse 3 says, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So, dinescribe po dito kung sino yung blessed man. Kung sino yung pinagpalang tao. So, sino ba siya? Who is the blessed man? The blessed man, or blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Yan ang unang sinabi. Pinagpala ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga hindi maka-Diyos. Ano? Psalms 1 verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Laging may nakaka-influence sa atin. Lagi. Ang kwento, ang payo, ang suggestion, ang inputs ng ibang tao. All of them have the potential to mold our mindset and behavior. Laging may nakaka-influence sa atin. Ang TikTok, ang YouTube, ang Facebook. And all of us have been influenced ng mga inputs na tinanggap natin. Lahat tayo ay na-influensyahan ito. Alam mo, masyadong nagamit na yung salitang maka-Diyos. Nag-cite lang ng verses, sasabihin ng maka-Diyos na, ano? Sino bang maka-Diyos? Ang maka-Diyos ay siya na ang kilos at ang salita ay nagpapaalala sa atin ng moral standard ng Diyos. Nagpapaalala sa atin ng Diyos. And we are blessed, tayo pinagpala, kung merong godly person sa buhay natin. Bakit? Imagine sa dami ng influencers sa buhay mo. Kung walang godly person, papaano na? Itong godly person whose advice is full of wisdom. Alam mo, merong wisdom ang mundo eh. Pero ang kailangan natin, yung biblical wisdom. A person who is not afraid to tell us things even if it will hurt. Alam mo, marami ang politiko kahit hindi na kandidato. Anong ibig sabihin? Sila gay magaling magsalita. Pero ang kailangan natin yung tao na may lakas ng loob sabihin sa atin kung ano ang dapat nating marinig na hindi natatakot na baka tayo magalit o baka tayo masaktan. Kung meron kang taong ganon sa buhay mo, pinagpala ka. Blessed is the man who have a godly counsel sa kanyang buhay. Hindi ka lang pinagpala. Meron kang kayamanan sa buhay mo. A godly person who will pray for you and bring you closer to God. I pray na laging meron tayo sa buhay natin na ganon. At ang sabi pa dito sa Psalms 1 verse 1, Blessed is the man who stands not in the path of the sinners. Mayroon ako nakausap Itong sabi niya, ang kasalanan daw, sabi niya ha, ay hindi tumitigil hanggang hindi nito naaabot ang sukdulan. Talaga? Nag-isip-isip ako, bay oo nga eh. Hanggat hindi inaamin ang kasalanan, hanggat hindi pa-repentant, gagawin pa rin niya yan at sa pamalmayan. A person committing a sin will try to cross a new boundary. Ano ibig sabihin? Maaari nagmamariwana, ano? Iko-cross niya ang boundary ng mariwana, pupuntahin sa shabu. Maaaring drug user, ano? Iko-cross niya ng boundary ng
pagiging drug user, mamaya nagpo-pusher na yan. Maaaring nagnanakaw. Noong una, 15%. Mamaya, 100% na, no project, idadaan kayo na pulis. Laging pabold ng pabold. Dahil ang kasalanan daw hindi tumitigil hanggang hindi nito naabot na sakdulan. Ano po yung sakdulan? It's either God will check that person or somebody will happen para siya tumigil. Kaya lagi ko sinasabi, lahat naman ay titigil sa bisyo. Huwag kayong mag-alala, lagi nagpapapres sa akin eh, ang gusto ko pong mangyari ay tumigil na sa bisyo, itong mahal sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, lahat ay titigil. Anong ibig sabihin? Lahat ay titigil. Pipiliin lang niya kung paano siya titigil. Pwede yung magkusa o mapilitan dahil may naramdaman na sa katawan. Titigil at titigil yan. Kaya kung ako sa iyo, pipiliin kong tumigil ng ayos. Are you there? Imagine if you are on the same path with them. Kasi ang sabi dito, blessed is the man who stands not in the path of the sinners. Imagine kung ikaw ay nasa parehong daan nila. Sa una, nakikinig ka lang sa kwentuhan. Eh, very seductive ang salibutan. Eh, very seductive ang world. Para bang napaka-exciting ng buhay nila. Mamaya, nakikitawa ka na sa mga kwento nila. Mamaya, nabago na ang iyong values. Nabago na ang mga paniniwala mo. At ano? Idol mo na sila. Bossing, bossing. Mamaya, lumalakad ka na sa parehong daan. Mamaya, nag-i-influence ka na rin ng iba to do the same thing na nung una, pinapakinggan mo lang. Kaya anong sabi ng James 5:20? Let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Ano sa Tagalog? Hayaan niyong malaman ninyo na siya na nagpapabago sa isang tao sa kanyang buhay ay makakapagligtas ng isang kaluluwa at makakapagtaklob ng madaming kasalanan. Bakit? Kasi a person who is committing a sin will influence others at marami pa yung gagawin. Imagine pag yung nagbago. Ang daming napigilan. Ang daming naputol. Kaya it will cover a multitude of sin. Ano pang sabi nung verse na yon? Blessed is the man who sit not in the seat of the scornful. Ano ba yung scornful? Ang scornful ay mga tao na minamak ang salita. Yung bang minamak. Ano sa Tagalog ang minamak? Tinutuligsa o ginagawang katatawanan o ginagamit ang ngalan ng Diyos sa walang saysay. Sila yung mga scornful. At ang sabi dito, pinagpala ang mga tao na hindi umuupo kasama ng mga taong ito. Sino mga tao? Yung bang hindi naman nauunawaan ay bibiruin o lolokohin ang iyong paniniwala o ang iyong nabasang salita, ay blessed ka daw kapag hindi ka umuupo na kasama nila. Higit kang naapektuhan ng mga tao malimit mong kasama. Yung mahabang time na ginugugol mo na magkasama kayo, yung talagang magkabarkada, yung umuupo kang kasama nila, imagine kung umuupo ka ng matagal na ang kasama mo ay hindi lang sa hindi maka-Diyos, kundi laban pa sa gospel, laban sa salita ng Diyos. Imagine. Maapekto at maapektuhan ka. So, sino po itong mga ito? Listen. They are not necessarily real person eh. They could be virtual. Or they could be person in computer games na inuupuan mo ng pagkatagal-tagal. Kaya mamaya pa ay pasok na yung sa iyong sistema, ang espiritong dala ng games na yon. Mamaya, nagmumura ka na rin. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit napakadaming nag-gaming ay mura ng mura ang lulutong. Ay nakaganon, ano? Di, ikaw lang ang nakakarinig. Abay, may nagmumura. Eh, sino kayo minumura, no? Ayun pala yung naglalaro. Bakit nangyari yon? Hindi naman dating ganon. Because na-absorb niya
ang espiritu nung nag-design noong game na yon or yung violence ng nilalaro niya. Parents, protect your children. Computer gaming or gaming is an addiction. It is real. Protect your children. Kaya I am encouraging you to have a life group, a group of people whose interest is to follow God. Doon ka umupo ng matagal. Yun ang maging kasama nyo. Dahil nakaka-influensya kung sino ang kasama mo. Kaya, sabi nga nila the same feathers are birds. So number two, pinag-uusapan natin dito kung sino ang blessed. Blessed is the man who delights in the law of the Lord. Blessed is the man who delights in the law of the Lord. Itong sabi ng Psalms 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos. Ano bang katangian ng mga taong maligaya sa salita ng Diyos? Una, lagi siyang gutom sa salita. Gutom siya sa salita ng Diyos. Salita ang pagkain niya araw-araw. Kaya naman ang panalangin, give us this day our daily bread. Kaya salita rin ng Diyos ang bukang bibig niya. Listen to your friend na kasama mo. Ano ang malimit na bukang bibig niya? Dahil doon mo makikita kung saan siya maligaya. Kung ano lagi ang sinasabi niya, doon siya maligaya. Kung wala na yung sinabi kundi yung pang-ulam, ay di doon maligaya. Kung wala yung sinabi kundi ang kanyang buhok, ay di doon maligaya sa buhok. Yun lang yun. Pakinggan mo kung ano lagi sinasabi niya. Kaya kung ang sinasabi niyan lagi salita ng Diyos, alam mo na kung saan siya nagdi-delight. Ang pagkagusto niya sa salita ay katulad ng psalmist. Psalmist, Psalms 119 verse 20. My soul breaks with longing for your judgment at all times. Ano yan? My soul breaks. Ano sa Tagalog yan? Ang puso ko'y sasabog sa sobrang pagnanasa sa salita. Sino kaya sa atin ang ganoon? Sino kaya sa atin yung sobrang-sobrang gusto ang salita na talaga namang sasabog ang dibdib niya sa desire niyang makinig na salita? Yung ba sa desire niyang makapagbasa? Sino kaya? Kasi yun ang katangian ng mga tao nagdi-delight sa Word of God. At bakit dapat natin pag-usapan ito? Kasi ito ang katangian ng mga blessed man or blessed man. Ano pa? Hindi niya ipinagpapalit ang pakikinig ng salita ng Diyos sa ibang bagay. Awit 119 verse 72. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Wow! Ang salita mo ay mas mabuti sa akin kaysa pera. Yun ang ibig sabihin. Kung kaya kawala ay ang reason mo ay may dumating na tao. Ang tanong ko, napakahalaga naman ang taong yan, pinagpalit mo ang lumikha sa kanya. Kung ang dahilan mo, kaya wala ka, ay merong dumating na opportunity o potensyal na kumita at pinili mo ito kaysa makinig sa salita, then, mas mabuti sa iyo ang ginto kaysa salita ng Diyos. And you cannot be called a blessed man. Dahil ang blessed man ay ang salita ng Diyos ay higit na mabuti kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Bakit ka absent nung Sunday? Ay family day ho namin, family day. Ba? Gumawa ka ng iyong holiday? Dahil ang pagkaalam ko, nauna ang Diyos sa pagsasabi na ang Sunday ay Kanya. Kaya parangalan mo muna ang nagbigay sa iyo ng family mo bago mo i-celebrate ang family day. Dahil kung wala ang nagbigay ng family, ay wala kang family day. Ang kautosan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Kaya
Tingnan ninyo ang reason nyo ha kung ba't di kayo ma-attend ng church at inyong i-compare sa sinasabi ng salita kasi makikita mo ang inyong sarili. Ano pa? Paano mo makikita ang mga tao na ang katangi na maligaya sa salita ng Diyos? Iginagalang niya ang paghahayag ng salita. Anong ibig sabihin? Kung may naghahayag ng salita at nakikinig siya, hindi siya kumikilos ng mga disrespectful actions. Ano yung disrespectful? Yung bang nagpe-preach, tayo ng tayo. Oh, palagay ko yung walang tatayo ngayon. Kwento ng kwento. Yung gang may nagpe-preach, tapos yung katabi, pinipreach sa katabi, yung pinipreach ng preacher. Bulong ng bulong, hindi pa naman ikakasal. Text ng text. Sasarap namang mag-text sa church. Hindi nyo napansin? Alam kong bakit ka nagte-text? Uncomfortable ka kasi dito. Gusto mo yung may ginagawa. Hindi ka sanay na nakikinig. Ano? Ano kaya't magawa tayo dito ng rules? Lahat ng cellphone, iwan sa lobby. Sa pauwi ay kagulo. Sa paghanap, ang ganyan lang akin. Ano pa? Paano natin ginagalang paghahayag ng salita? Hindi ka nagpupuyat sa gabi para pagdating mo sa church, hindi ka antok. may nalaman ako sa China, gumawa sila ng mahabang bridge from Hong Kong to Macau. Meron pala doon nagmo-monitor. Kasi ingat na ingat nila eh. May nagmo-monitor doon, tinitingnan nila yung driver na inaantok. Pwede pala yon. Binibilang ang paghikab. Pag nakatatlong hikab, huhulihin ka. Gusto kong bilhin yung machine na yun. Eh, yung babantayan ang hihikab. Pero dito mas mahigpit. Unang hikab pa lamang, una pa lamang hikab. Arestado na. Iginagalang ang paghahayag ng salita. Kapag nakikinig ka sa YouTube or sa FB Live ng messages, huwag ka namang mag-multitasking. Ay mahirap yung ikaw ay nagagarden tapos nakikinig ka. Hindi ka makakakonsentrate. Unahin mo muna ang paggagarden. Kaya anong gagawin mo? Makinig ka sa iyong quality time. Dahil talagang aantukin ka, kapag pinuksan mo yan, ay pagod ka na. Dahil nasubukan ko yan, nakinig ako sa preaching ko, nakatulog din ako. Bakit? Ay pagod na. Pagod na. So ibibigay mo pa rin ang quality time mo. Are you there? Kailangan, ito ang katangian ng mga masasaya sa salita, ang Bible ang iyong otoridad. Ano ang sabihin? Ito yung last say. At masanay ka sa anumang mga usapin, anumang iyong pinag-iisipan, masanay ka na magtanong, ano ba ang sabi ng Bible? Kahit ako'y may sabihin sa inyo, gusto ko gayon pa rin ang inyong mindset, ano ba ang sabi ng Bible? Bakit? Eh kasi pwedeng may sabihin ako dito, tanggap ka ng tanggap, eh hindi ka naman sanay sa ano bang sabi ng Bible. Ano? Gusto ko, ikay katulad ng mga Bereans. Ano yon? Ay di, pinag-aaralan mo din ang salita. We are so blessed. Why are we so blessed? Kasi for a very long time, hindi in-encourage tayo na magbasa o makinig ng Bible. Tinuruan pa tayo na sinabi sa atin, hindi natin mauunawaan yan. Ang makakaunawa lang ng mga yan ay mga di ko alam. Yun ang sinabi sa atin, kaya hindi na tayo nagtatry. Pero praise God. Do you know that the Bible was written in the language na ginagamit ng mga tao sa panahong yon? Kung tayo nasa panahong yon, ang Bible ay sinulat sa Tagalog na merong Batanggenyo accent. Parang ganito, John 3:16, alaigayo na lamang. Ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao.
Meron pa yung Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun ang mahirap. Hindi ko alam ang bugtong. Mali ang ibig sabihin sa akin ng bugtong ngayon. Bugtong sa akin ay nandiyan na si Kaka. Ganyan, ha? Sabi ko ang bugtong. Ang kanyang kaisa-isahang anak. Na kung sino man ang maniwala, magtiwala, umasa, manampalataya sa kanya, ay hindi na mapapawalay sa Diyos, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay saan ka pa? Yun. Kung yun ay ngayon sinulat. Kaya ang Bible ay mauunawaan, ha? Alsin mo sa isipan mo, mahirap unawaan, mauunawaan yan. Dahil noong tinanggap mong Panginoong Yesus, tinanggap mong banal na Espiritu na magtuturo sa iyo. Okay? So, sabi ng Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, itong katangian ng mga tao maliligaya sa salita. Ang tanong ko naman, Pastor, gusto kong maging maligaya sa salita. Paano ga maging kaligayahan ko salita? Kasi isa totoo, Pastor, hindi ko kaligayahan ng salita eh. Paano ga? Okay. Kapag alam mo na salita ay iyong mana. Inheritance. Okay. Merong pastor. I think this story really happened. Hinahanap ko yung source eh. Pero alam ko yung storya sa tagal na, hindi ko na malaman yung pinanggalingan eh. May pastor ang bumisita sa isang mahirap at bedridden na attendee. Itong bedridden na to, ay 20 taon ang nakakaraan ay nag-alaga siya sa pinakamayaman sa bayan nila. Pero namatay na yung kanyang amo. Kaya naman, bumalik na siya sa kanyang barong-barong na bahay. Dinalaw siya ng pastor. At may nakita ang pastor na naka-frame na sulat sa kanyang dingding. Binasa ito ng pastor. Binasa. At sinabi doon sa babae, Sister, pwede kang mahiram ko muna itong sulat na ito na naka-frame. Sige, pastor, pero ibabalik mo agad ha, kasi mahalaga yan sa akin. Yan lamang ang alaalang naiwan ng aking amo na napakabait sa akin bago siya mamatay. Yan lang ang alaala, yan ang souvenir. Sabi noong pastor, alam mo ba kung ano ito? Ay hindi, pero mahalaga yan sa akin. Meron niyang sentimental value. Naaalala ko ang amo ko na napakabait sa akin. Basta makikita ko yan. Kaya please lang, pakibalik ninyo kaagad. Kinuha ni pastor yung sulat. Pina-authenticate. Alam mo kung ano yung sulat na yon? Ito pala ang last will nung babaeng inalagaan noong bedridden na babae. At ang sabi ng sulat, pinamamanahan siya ng malaking pera na kaya na niyang bumili ng magandang bahay at kumuha ng kanyang mag-aalaga. Pero dahil hindi alam nung babae, 20 taon siyang nabuhay na mahirap dahil hindi niya alam. At ganito ang maraming Kristiyano. Merong Bible na kanyang nililinis-linis, inaalis ang alikabok, at sabi sa mga bata, huwag ninyong ibuin yan. Yan ay banal. Naaalala ko ang Diyos kapag nakikita ko yan. At ang Bible ay ginawa niyang isang remembrance. At hindi na niya nalaman
na nakasulat doon ang mga pamana sa mga Kristiyano. Maraming pamana sa atin ang nakasulat sa Bible. Mana natin yan. Kaya malimit ko yung sabihin na Lord, hayaan mo na yung iyong mana ay matanggap namin habang kami nag-aaral ng iyong salita. Kaya anong sabi ng Hosea 4:6? My people perish because they have no knowledge. Ang aking mga tao ay napapahamak kasi hindi nila alam, wala silang kaalaman. Kapag alam mo, so yun ang una ha, ikaw ay magiging masaya sa salita kapag alam mo na ang nakasulat sa Bible ay mga pangakong mana sa mga mananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang Bible ay hindi mapapakinabangan ng mga taong hindi ito tatanggapin o hindi nito kukuhanin yung pangakong yon. Kahit paanong daming at laki ng manang ibigay sa'yo at hindi mo ito kukuhanin, you will never enjoy it. So, sunod, papaano ikaw magiging masaya sa salita? Kapag alam mo na hindi ka malilin lang o mapapahamak dahil alam mo ang salita. Kung alam mo ang nakasulat sa Bible, alam mo rin ang hindi nakasulat dito. Okay. Hindi sinabi na pareho ang Diyos ng lahat ng tao. Huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Press release lang yon. Hindi lahat, sabi sa Bible, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Diyos ko, Diyos ko, ay kilala ko. Bakit? Kailangan maliwanag kung sino ang Diyos na tinatawag mo. Huwag ka rin maniniwala na iba't iba ang paraan pero iisa ang pupuntahan. Sinubukan ko yon. Gusto kong pumunta sa Maynila, dumaan ako sa San Juan. Umabot ako ng Lucena. Kahit anong bilis ng aking takbo, hindi ako makarating sa Maynila at nung binilisan ko, ako'y nasa Naga. So, hindi lahat ng daan ay iisa ang pupuntahan. Amen ba? Iisa lamang ang daan na ang pupuntahan mo ay ang Diyos. Ito ang John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Parang sinasabi, istartol lang ang daan patungo sa Maynila. Walang makakarating kung hindi dadaan sa istartol. Parang ganon. Kaya huwag kayong maniniwala sa nagsasabing, hindi, dumaan ka sa lubo at darating ka sa Maynila. Papaano? Lumangoy ka. Kaya magsanay tayo sa pagtatanong, saan sa Bible yan? Ha? Pag may nagsabi sa inyo na kung ano man, kahit pang magsabi sa inyo, mukhang kapitapitagan. Yung bang nakapantalong itim at nakapink na ano, long sleeves, lagi nyo sasabihin, saan po sa Bible yon? Huwag kayong mahihiya. Ha? At pag hindi niya nasabi kung saan sa Bible yon, wait muna. Wait muna. Huwag muna lahat na sasabihin kuha ng kuha. Ano? Bakit? Kasi, huwag kang maniniwala sa magsasabi sa iyong, ikaw ay bobo. Matalino ka. Ha? Huwag kang basta aasa lamang sa sinasabi sa iyo. Lagi mong itatanong, saan sa Bible yan? Ayos ga? Tanungin nga ninyo ako, saan po sa Bible yan? Sige, magsanay kayo. Saan po sa Bible yan? Abay, mag-aral din kayo. Maaari ka, wala nang ako. Okay. Sa panahon ni David, alam mo ba, lima lang aklat ni Moses ang pinagkukuhanan nila ng inspirasyon. Lima lang. Napakapalad natin ngayon, nasa atin ang buong kasulatan. Yan ang sabi ni C.H. Spurgeon.
Ano pa? Nagiging kaligayahan mong salita ng Diyos dahil ayaw mong ikaw ay malinlang. Ayun pala yung una ko sinabi. Ano? Okay. Pag nagdi-declare ako dito, na mga deklarasyon ko, which is malimit ko rin masabi, na lahat na papasok sa church na ito ay yayaman. Sinasabi ko yan. Maaaring pumasok ka na ikay mahirap, manatili ka dito at paglabas mo mayamang pa. Ako'y nagpipreach ng ganon, mayroong umattend galing sa ibang church. Kasi napakinig daw nila yon. Kaya sila'y pumasok. Ay, ano sasabihin ko daw? Ay, kailangan ipaglabas dito'y mayaman. Dahil yun ang pagkaunawa niya. Okay. Pag nag-declare ako na lahat na papasok sa church na ito'y yayaman, at nangyayari nga, ay hindi dahil naging member ka ng church. Bakit? Walang nakasulat sa Bible na kapag naging JA1 Rosario ka, ay yayaman ka. Wala, hinanap ko talaga. Kaya ako yung dinideclare ay dahil ito'y nangyayari dahil dito'y inihahayag ang salita ng Diyos. At dahil nakikinig ka at pinapanampalatayanan mo ang salita ng Diyos. At dahil sinusunod mo ang mga biblical principles of prosperity. Katulad ng ano, tithing, offering, first fruit, seed. Sinusunod mo ito. At ito ang nagpapalaya sa iyo sa kahirapan. Dahil pinagtitiwalaan mo ang Diyos. Yun ang dahilan. Pinaikli ko lang. Na pagpasok mo dito, yayaman ka. Bakit? Kasi ako naman ay nag-e-expect na pagpasok mo ay hindi ka a-absent. At dire-diretso ang pakikinig mo. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong kausapin. Gusto ko yumaman. Este, gusto kong makinig. Kaya anong sabi ng Isaiah 5:13? My people go into a captivity because they have no knowledge. Nananatili silang captive. Anong Tagalog sa captive? Preso, nakabilanggo. Nananatili silang nakabilanggo kasi wala silang kaalaman. Alam mo, meron akong ipapakita sa inyong video. Ito'y video ni Abby. Okay? Can we show the video of Abby? Magandang araw po. Ako po si Abigail Maralit, isang guro. Nais ko pong i-share sa inyo yung life testimony po namin ng aking kapatid. Dahil yung declaration po ngayon taon na incredible increase, talagang tumanggap po kami ng incredible increase sa Lord. Unang-una po ay sa trabaho ko. Dahil nasa private school po ako ngayon at isang taon ko pa lang po kasi simula ko pa lang po. And kasabay po nung nag-aaral po yung kapatid ko sa private school at nursing po yung kinukuha niyang course. Sa amin po, imposible na makatapos siya or masuportahan po siya sa kanyang pangarap na maging nurse dahil napakaliit po ng sahod ko. Yung sahod ko po monthly tuition fee lang po niya and hindi po namin yung kaya. Pero grabe po ang Lord, naririnig niya yung mga prayers natin. Yung ginamit ko po yung Numbers 14 verse 28, yung po talaga yung matindi yung rema sa akin na yung sabi po dun is, as surely as I live, I will do the very thing I heard you say. Yung simpleng breath prayers po natin, naririnig po yun ng Lord. Alam niya yung pangangailangan natin, alam niya yung mga daing natin. Kaya naman, dininig niya po yung prayer namin. And ako po, imposible po ma-item ako sa public dahil 1 year pa lang ako po ako sa private at wala pa po ako mga experience. Pero ang Lord, grabe, pinromote po ako dahil binigyan niya po ako ng item sa DepEd, which is Special Science Teacher 1. Ang katumbas po ay Teacher 3 po ang sahod. And bukod pa po doon yung kapatid ko, first year pa lang po siya, minangako na ng board exam niya, review center niya, even yung pagpunta po ng UK. At may nangako rin po nahahati sa tuition fee niya. Yung po mga pinag-worry ko or yung mga simpleng daan ko sa Lord, pakinig niya. And hindi talaga po nabibigo ang tao, umaasa sa Diyos at hinahayaan niya na sa kanya lamang tayo dumipende.
And yun po yung matinding naranasan ko. And salamat po sa biyaya ng Lord. Nakagraduate si Abby. Heto ngayon, nag-a-apply ng trabaho. Hindi matanggap. Yung buong pandemic na yon, apply ng apply, hindi siya matanggap. Tapos, yung kanyang kapatid gustong mag-nurse. Di siya ay nag-apply na sa private. Alam naman yung private, medyo ang sweldo hindi kapareho sa ano. Okay? So yung buo daw niyang sweldo, tuition lang. At marami na siyang naririnig. Wala, hindi mo kaya yan. Pero, tumayo, nanampalataya, at sinalita ang pangako ng Diyos. Yun ang mana eh. Yun ang ating mana. Alam mo ba, bago ko ituloy yung kwento, narinig naman niyo ang aking sinasabi yung mga ibang ano. Huwag mong ipagpapalit ang salita ng Diyos sa minanang pera o anuman. Bakit? Okay, pinamanahan ka ng pera. Alam mo ka, napakadaling mawala noon. No, lalo na't wala kang wisdom. Pero pag ang tinanggap mo'y salita, naunawaan mo, pinaniwalaan mo, pinanampalatayanan mo, ah, hindi mananakaw sa iyo yun. Kahit anong katatayuan mo, pwede mo yung gamitin, pwede mo yung panampalatayanan, panindigan, at mamaya matatanggap mo yung mana at yung pangako ng Diyos sa iyo. Kaya anong nangyari? Si Abby ay suddenly, dumating yung time niya, tinanggap siya. At noong tinanggap siya, ang binigay agad sa kanya ay teacher 3. Hindi ko alam yung mga gayon. May parang teacher 1, teacher 2, teacher 3. Ano? Ang alam ko noon eh, ano eh. Yung pala sweldo. Sinong nakakaunawa dito noon? Yan, yun yung mga teacher, ano? Ang binigay sa kanya, 3 agad steps. Bigla. Kaya naman, sa inyo na mga naghihintay, ha? Ano mang hinihintay nyo? Basta may pangakong pinangahawakan, may mana yan, mana mo yan. At ikaw naman ay huwag kang nagmamadali. Bakit wala pa? Bakit wala pa? Eh, hindi ganun ang nananampalataya. Ang nananampalataya na ay nariyan na kahit hindi pa nakikita. Oh. Ang hinihintay mo ay... Sige nga, anong iyong hinihintay? Ano? Ano ka mo? Magbayad ng utang. Next. Okay. Sige, harapin natin yan. Kailangan makakita ka ng pangako sa Bible regarding that. Ano? Ay, ano ang Bible? Ano ang pangako sa Bible? Aba, maaari ka ko ng ako. Kailangan ikaw din, pare-pareho tayo. Ay, siya kayo, pagka kayo laging tanong ng tanong sa akin, ay kayo imaano, aasa kayo ng aasa sa akin. Ay, pagka ako'y nagsabi na nagsabi, maniniwala kayo na maniniwala kasi masasanay na kayo. Ayaw kayo masanay ng ganon. Gusto ko'y kayo'y nagbabasa rin. Amen ka. Oh, dahil kayo ay matatalino. Amen? Okay. Pero maganda yon. Mamaya mag-usap tayo. May salita at may pangako ang Diyos diyan. Iisipin ko lang. O ano pang iyong mga hinihintay sa Panginoon? Baby? Ano yon? Jowa o aalagaan? Kailangan specific, specific. Ay, pareho eh. Ay, parehong baby ang hinihingi. Lord, bigyan mo ko ng baby, baby. Ay, binigyan nga. Lord, hindi ito. Hindi ito. Okay. Mamaya tayo mag-usap pa. Haba. Number 3. Blessed is the man who meditates day and night. Psalms 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ano ka po yung meditate? Paano kayo nagme-meditate? Yung ka po yung nakapikit pagkatapos eh, pera lapit. Ay, hindi meditate yun. Ano yun? Budol yun. Ayaw ako ano tawag doon. Witchcraft yata yun eh.
Ito ang meditate. Sino ang marunong mag-worry? Taas ang kamay. Yung marunong mag-worry. Uy, walang marunong mag-worry dito. Yay! Lahat dito'y may kapayapaan. So, dahil hindi kayo marunong mag-worry, ay aking i-explain sa inyo. Okay. Ang nagwo-worry ay iniisip niya yung masamang mangyayari. At hindi niya iisipin yung isang masamang mangyayari, iisipin niya yung sunod-sunod na masasamang mangyayari. Parang ganito ha. Kailangan ako'y maglakad ng dahan-dahan. Bakit? Kasi baka paglabas ko doon, merong dahon or merong balat ng saging. Eh kung may balat ng saging at yun ay maapakan ko, madudulas ako. Pag ako'y nadulas, baka makat-kat-kat. Sasabi, at pagka nagkaganyon, anong mangyayari? Ospital. Makanong babayadan? Eh wala pa yung palang PhilHealth ko, hindi pa bayad ng PhilHealth. Pagkatapos, papaano yan? Sino mag-aalaga sa baboy? Ano na mangyayari sa buhay namin? Anong sasabihin ng mga kapitbahay ko na ako'y nagkagayo na? Anong mangyayari sa pamilya ko? Nagsimula lamang sa paglakad. So, yun po ang meditation. Kaya lamang, mali ang iyong iniisip. Itatama mo lang. Anong iyong meditate? Salita ng Diyos. Ayan. Oh, bigyan ko kayo ng sample. Nagme-meditate ka ng salita ng Diyos. Bigyan mo nga ako ng pangako sa Bible. Give me something. Ano ang pangako sa Bible? Hindi, huwag niyo sabihin sa akin yung verse. Sabihin niyo kung ano nakasulat. Eh, ako'y aking pang-aalalahanin kung ano yon. Isa-isa at mahina kalaban. Este malakas ng kalaban. Oh. Padadalang kita ng walang katapusang pag-unlad. Nasaan? Katulad ng masinsing pagpatak ng ulan. Padadalang kita ng walang katapusang pag-unlad. Wow! I-meditate mo. Padadalhan kita. Padadalhan ako. Ibig sabihin, hindi ako kailangang mag-effort. Bakit? Padadalhan ako. Hindi ko kailangan ako'y mag-worry, mag-isip. Dahil kahit anong isipin ko, hindi ko makakaya. Aasa ako sa Diyos kasi sabi niya, padadalhan ako. Nasa isang word pa lamang ako. Nag-meditate na ako. Padadalhan ako. Ang ibig sabihin, kahit ako'y nasa Pilipinas, nasa Hong Kong, nasa Macau, hindi ko kailangan mag-abroad. Bakit? Padadalhan ako. Padadalhan ako. Gayon pala mag-meditate. Oh, ano bang ipapadala, padadala ng? Walang katapusang pag-unlad. Baka sa ibang version, pagpapala. Basahin mo lahat ng version para ano, mas matindi. Okay, lagay natin doon. Walang katapusang pag-unlad. Wow, ibig sabihin, mayaman na ako. Pero hindi pa pala masaya ang Panginoon doon. Dahil ang gusto ng Panginoon, walang katapusang pag-unlad, unlad, unlad, unlad. Gayon na nagme-meditate. Ala, ay yung isa yung nag-meditate. Padadalhan ako. Ay, nakatulog na. Ay, paano ka? Ay, ang pinag-uusapan natin dito ay blessed man. Kaya ito ay nagbibigay ng panahon at tumututok sa pagbabasa. Hindi pwedeng isang basa yun na. Ay, ang gusto ko naman ay isang basa yun na nung ako'y napasok. Ay, gayon nung ako eh. Isang basa, yun na. Yeah, tingnan mo, di ka nakagraduate. Okay. Kailangan, one of the biggest problems in the church today is undigested theology. Anong ibig sabihin yan? Yes, kailangan laging kinakakapakinig ng salita. At meron din yan namang praise God. Meron siyang devotion. Nagbabasa niya siya ng 10 chapter sa isang araw. At nakikinig siya ng 4 na messages ko. Nangangalhati pala ang ay, ano na? Maganda yon ha? Maganda yon.
Pero what you are hearing is information. Hindi iyon ang nagdadala ng pagpapala. Ang blessing ay hindi sa dami ng napakinig, kundi sa dami ng na-absorb o sa dami ng salitang naging bahagi ng buhay mo. Alam mo ba na ipinahahayag ng salita ang paraan kung paano masagot ang panalangin? Alam mo ba yon? Nandito ang sikreto. Sino dito ang gustong pagsiyang nanalangin? Sagot agad ng Diyos. Alam mo bang nakasulat yun dito? Kasama sa mga mana nyo. Ito ang sabi. John 15:7. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done for you. Yun pala, kung gusto mo ng answered prayer, kailangan yung pangako sa'yo ay namumuhay sa puso mong. At ikaw naman ay namumuhay sa pangako. Anong ibig sabihin? Iyo yung salita. Yung bang nakinig ka ng salita at sinabi mo, wow, salita ng Diyos. Hindi yon. Kailangan, wow, salita ng Diyos sa akin. Personally. Yung salita ng Diyos na information, naging salita sa iyo personally. Yon. Doon ang pinagbubuhatan ng pananampalataya. Doon nagbubuhat yung iyong paghawak sa pangako at doon sinasagot ng Diyos ang panalangin dahil meron kang pinanghawakang pangako. I always say this, heaven and earth will pass away but His word will remain. Lahat mawawala, pero ang pangako ay mananatili. Imagine kung ang salita ng Diyos talaga ang totoo dahil siyang nananatili. It is for your advantage na malaman ito ng totohanan yung bang maging iyong salita, yung bang, ay talaga, yung pangakong yon sa akin yon. So, hayaan ang salitang pumasok sa puso mo, ma-absorb mo ito, magtagal sa pagbabasa, hayaan maging bahagi ito ng buhay mo. Hindi lang para basahin, kundi para maliwanagan ka. Hindi lang basta salita ng Diyos, kundi maging salita ng Diyos sa iyo personally. At dito na-activate ang faith. Nakakapanampalataya ka kasi naging iyo ang pangako. Number 4. Blessed is the man who acts in the word. Merong sinabi ang Joshua chapter 1 verse 8. At ang sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Kung di ito'y pagbulay-bulayin araw at gabi. Upang iyong masunod ang lahat na nakasulat dito. Ay, naku, akala ko po'y pag mineditate ko yun na. Ba'y hindi, kailangan sundin mo. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawahin ng iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay, yun pala yung. Pagkatapos kung mag-meditate sa salita, paikot-ikutin ito sa aking isipan, ang susunod pala ay kailangan gawin ko yun. Ibang-iba ang salita ng mga taong hindi alam ang salita ng Diyos. Ang lalabas diyan ay takot, complain, worries, duda, negative words. At alam mo, kahit anak na ng Diyos, alam na ang salita. Alam na, narinig na. Ngunit hindi ginagawa ay pareho din laman ng Hosea 4:6, and people perish for lack of knowledge. Yung tao na may knowledge at hindi ginagawa ay kapareho lang ng taong walang knowledge. Did you get it? So, knowledge itself is not enough. Kailangan you act on your knowledge. Christian na madaingin ay hindi kumikilos sa salita. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Tagalog, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng iyong dila at yung umiibig doon sa mga sinasabi ay kakain ng bunga nito. Yes, yung iyong sasabihin may bunga yon, kakainin mo yon. And whatever you say, death and life, decision mo yan. Kaya naman sa halip na i-declare ay word of faith, yung bang mineditate niya, i-declare niya, ang dine-declare niya ay daing, tuyo, hawot, sapsap.
Daing. At alam mo yung daing, pwede mo yung sabihin in a very sophisticated way. Huh? Meron ba sophisticated way ng pagdaing? Yes. O paano? Ito yon. Hais. At saka, daing yan. Sa halip ng i-declare ay siya'y favored. Kasi yun ang nakasulat eh. Ang nakasulat, you will receive favor from God and from men. Sa halip na yun ang sabihin mo, at nag-meditate ka at yun ang sabihin mo na sabihin, anong sinasabi mo? Eh, ako'y niloko eh. Bagay ang mga tao'y gayaan. Eh, bagay ako'y tinitreat nila, ba't ako'y tinatrato nila ng ganito? Parang ginawang masama sa kanila. Eh, tingnan mo, hindi ko naman inaano, galit sa akin eh. Siya pa eh. Ay, naku, ako'y pagod na ako. Pagod na ako sa buhay na ito. Yon ang Kristiyanong favor ni Lord. Hindi sinasabi ang salita ng Diyos. At anong sabi ng ating verse na binasa kanina? Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. At siyang umiibig dito, umiibig sa mga pagsasalita ng kung anuman, ay kakain ng bunga nito. Kumusta kayo? Eh, parang hindi ayos yata, hindi sabay-sabay, no? Ating uling ayusin para tayo sama-sama, pabuti ng pabuti, payos ng payos, pagbabae, paglalaki. Okay, wag kayong magkakalituhan, ha? Tapos anong sunod? Payaman ang payaman. Tapos anong sunod? Anong gusto ninyo? Yung una, pabanal ng pabanal muna o payaman ng payaman muna? Ha? Sabi nung isa eh, ay, maganda daw yung sabay na. O, sige. Papayos ng payos. Pabuti ng pabuti. Una gayong ayos sa buti. Payos ng payos, pabuti ng pabuti. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Lima yun, ha? Pag ikaw ay umanim, disqualified. Kagaling talaga. Sige, yung magkakamali, isa kayo. Ari muna ha, ari muna, hintay-hintay lang. O, kayo muna. Kumusta kayo? Alam mo yung mga yon, alam kung paano kumain ng bunga ng kanilang sinasabi, yun ang gusto nilang kainin, yun ang sinasabi nila. Kayo, anong gusto ninyong kainin? Kumusta kayo? Alay, are, balar. Uso pag ang balar ngayon. Panahon pa yata yun ng mga telbi yung salitang balar. Hindi na, no? Hindi na. Huwag kayong gagamit ng mga hindi usong salita, ha? Okay. Kumusta kayo? At dito nagtatapos ang ating service. Susundan ako. Nori ang papalo kayo kayo na mo. Alam ninyo, pag sinabi lang ninyo na parang kayo'y nagre-recite, ay di para lamang yung lupang hinirang. Ano? Sabihin naman ninyo na kayo naniniwala. Ano? Kasi nung sila'y nagsasabi, para lang silang ano eh, recitation? Nung nag-gradean? Pag sabihin naman yung galing sa puso. Kakaunawan tayo. Excited na talaga itong aking kapatid. Excited? Okay. 1, 2, 3. Kumusta kayo? Kasali ka kaya? Kasali sila. Siyempre, dito, lahat kasali. Alam mo, yan iwala sa dami. Mas marami sila eh. Wala sa dami. Yan ay nasa passion. Nasa passion. Radical magmahal. Kumusta kayo? Nakakatuwa, halata ako nung una, nagkakamali pa, binabasa na eh. Lahatan, lahatan, lahatan.
Lahatan. Ang umiibig dito, sa ating sinasabi, ay kakain ng bunga nito. Kaya pipiliin natin kung anong ating sinasabi para masarap ang ating kinakain. Amen ba? Wala ditong dyingers, habuters, sapsappers. Okay? Lahat dito yung mga ano? Hindi pa. Kumusta kayo? Alam ganin niyo kung anong ginagawa ko. Numbers 14:28. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Alam mo bang gusto ka mang gawa ng Diyos ng maganda pero minsan ikaw ang pumipigil? Bakit? Kasi naghihintay ang Diyos ng iyong sasabihin na kanyang gagawin. Ay ang naririnig ng Diyos sa iyo ay rant, complain. Eh siyempre, hindi nakikilos ang Diyos. Eh, ayaw naman na yung pakainin ka ng bunga noon. Eh, pero paano ko gagawa ng mabuti itong anak kong ito? Eh, lahat ng sinabi, gayon. Salamat, Atoy. Pastor, you know, it's just my way of conversation. You know, I just want to converse. I just want to talk. Kaya sinisimulan ko ng, alam mo, may hangin ang tiyan ko. Parang may hangin. Malingaling ko sabihin, saan ka pa may hangin? Yan bang gusto mong topic? Yung bang lalapit ka? Ay, talaga naman na rin tuhod kong aray. Talaga naman. Yan ba ang gusto mong topic? Yan ba ang gusto mong pag-usapan? Ano nangyari sa tuhod mo? Ay, pag ginaganyan ko eh. Siya nga, igayon mo nga. Ay, dahil pag yan ang topic natin, walang kasarap-sarap na topic yan. Kung yan ang way mo ng conversation, hindi ka masarap na kausap, sino sa inyo dito ang sarap na sarap na makipag-usap sa mga taong walang sasabihin sa'yo? Ay, buhay na are. Talaga naman. Sige, dyan ka na. Ako'y may ilakad pa. Nakaka-drain kausap yan. Alam mo ba kung bakit malakas ang loob kong magsabing hindi ka masarap kausap? Kasi, lalo na sa Amerika, dito hindi pa masyado eh, pero ginagawa rin. Yang mga nakikinig sa mga taong dumadaing ay binabayaran. Mga psychiatrist, ang mahal ng bayad yan. Per hour, magkano sa Amerika yan? Magkano sa Amerika? Ah, hindi mo pa na tatry. Okay. Mahal yan. Kung gusto mong dumaing sa Amerika, kailangan magbayad ka. Kaya kung yung iyong kausap, pupunta sa iyo, daing ng daing, sabihin mo, hops, bayad muna. Bakit? Eh, dadaing ka eh, sa Amerika, binabayadan daw yan eh. Ah, yan ang gagawin nyo ha. Pag may nagsisimulang dumaing, sigilan muna ninyo. Hops! Bayad muna. Bakit? Ay, trabaho nang makinig sa iyo. Ay, trabaho na. Alam nyo kung ba't kayo natawa? Totoo? At alam mo kung bakit ang tawa mo'y hagik-hik na? Ay, dahil ikaw yung... Alam mo kung ba't nahuli ang tawa mo? Ngayon mo lang naintindihan. At alam mo kung ba't mabinipigilan ang tawa mo? Ayaw mo mahalataan nilang gayong karen. Ay, nako. Nag-i-enjoy ba kayo? Ay, yun nga pala nag-i-enjoy eh. Hindi na. Babago kayong dating ano. So, hindi pa nyo alam ditong rules ano. Pag dito, nakatagal ng tawang mahaba, may bayad na. Yung admission, pre. Yung tawa, may bayad. Okay. Baka kayo maniwala. Totoo yun. So, anong tinuro ni Pastor? Singilan daw po ang nadaing. Now, kung kay Lord mo idadaing,
O yan, yan, yan. Kung kay Lord mo idadaig, okay lang yon. Okay lang yon. Pero, ang susunod mong prayer, hindi na daing. Kasi nakadaing ka na eh. Alam nga namang lahat ng prayer mo'y daing. Di palta na ang pangalan. Ano magiging pangalan ng mga taong madaingin? Inday. Inday daing. Okay. Ang susunod mong prayer, hindi na daing, kundi ano? Salitang may pananampalataya na. Salitang ginagamit mo na ang pangako ng Diyos sa iyo. Yun na ang sasabihin mo. Dahil binibigyan mo na si Lord ng kanyang gagawin. Binibigyan mo na si Lord ng kanyang gagawin. At ano? Pasasalamatan mo na si Lord. Bakit ganun ang pananampalataya? Hindi pa nakikita. Ay, totoo na sa iyo. Pinapasalamatan mo na. Lord, salamat sa aking jowa. Nasaan? Nandyan. Sandiyan, tumigil ka. Nananampalataya ako. Okay, pag ang iyong kapatid nananampalataya, anong gagawin mo? Sasamahan mo. Sabi na isa'y tumigil. Hindi, sasamahan mo. Pag siya'y nananampalataya, anong gagawin mo? Mag-aagree ka. Pag sinabi niyang, ako ay maganda, sabihin mo, sige na nga, amen. Kaya ka nagtatights, kaya ka nagtatanim ng masaya, dahil may salita kang narinig, kinikilusan mo yon at ginagawa mo yon. Yung salitang iyon ay buhay sa iyo, naging bahagi ng buhay mo. When my words abide in you and you abide in the word of God, as whatever you will and it will be done to you. Kailangan yung salita'y tinanggap mo, pinapanampalatayan mo, naniniwala ka doon, iyong salita yon, and then kikilos ka doon. Meron ako nakausap eh. Hindi po ako nagtatights, ako'y nag-o-offering lang. Sabi ko, well, hindi ka nag-o-offering. Kasi hindi ka pwedeng mag-offering nang hindi ka nagtatights. Tights lagi muna, and it is 10% of whatever you receive. Now, kung ikay magbibigay pa ng lampas sa tights, then call it offering. So, hindi ka pwedeng mag-offering. Ay, ano ang tawag no sa binigay kong yon? Ay di ang tawag doon ay bigay ng taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Yun lang yun. Dahil may sinabi na ang Diyos, ayaw mong gawin, isa lang ang reason, hindi ka nagtitiwala. Yun lang. Kaya kayo ini-invite ko. Ini-invite kayo saan? Sa mundo ng pagtitiwala sa Diyos. Bakit subok na? Eh, kayo naman eh, kayo may napagtiwalaan na, ako'y naniniwala, may napagtiwalaan na kayo. At ilang beses na kayong binigo? Ilan ang nangako sa inyo na ano? Na ako'y magbabago na. Every December, yung mag-new year, ilan na nagsabi magbabago? Ano nangyari? Digay, hindi nangyari? Ay, di subukan mo naman ang pangako ng Diyos, subukan mo. Ayun naman ang sabi ng Diyos eh, subukan mo ako dito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, ibuksan ang pagpapalo ko ng sukat kalagyan. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Pagtiwalaan mo ang Diyos. So, natatapusin na natin. Para kasi may nakikita akong ano eh. Gusto nang tumulog. Hindi pa naman tulog. Binilang ko ang hikab eh. Yun yung may face mask. Kita ko yun. The blessed man is like a tree planted by the rivers of water. Psalms 1:3, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Yan. So, ang blessed man pala'y confident. Confident sa kanyang buhay. Confident sa kanyang future. Kahit paano nangyari, hindi maganda. Kahit may nangutang sa iyo, hindi binayadan. Kahit ang inutang sa iyo ay malaking halaga. Nasabi mo, yan ay aking pinag-ipunan. Ang blessed man ay confident sa buhay. Confident sa future. Bakit? He is like a tree planted by the rivers of water. Nakakita naga kayo ng puno na doon sumibol sa tabi ng sapa.
Alam mo yung sapa, kahit yan ay tag-araw, ang sabi ng iba, walang tubig, may tubig pa rin, kakaunti lamang. Ay, yung ugat, mas malalim sa sapa yun. Talagang ang mga puno doon, nakakakuha ng tubig sa ilalim. Kaya makikita mo, ang mga puno sa tabi ng sapa, napakabiberde. Pero yung doon sa medyo papataas na, mga tuyo na yon. Pero yung nasa tabi ng sapa, hindi talaga nanunuyo ang dahon. Yun ang katulad ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Nagme-meditate on the Word of God day and night at ginagawa ito. Siya ay secured. Hindi niya alam yung, ala, ikaw ay mag-isip-isip at baka kung sinasabing ganyan-ganyan ang mangyayari, ikaw ay maghanda. Sanay na ako. Alam po ang source ko. Tag-ulan o tag-araw, hindi nawawala ang source ko. May nakukunan ako na hindi alam ng iba. Ang nakukunan ko ay walang humpay, walang tigil na umaagos na tubig. Doon ko kinukuha ang aking pagpapala. Hindi ako naapektuhan ng tagtuyot. Hindi ako naapektuhan ng taginit. Hindi ako naapektuhan ng pandemic. Hindi ako naapektuhan kahit anong mangyari. Bakit? Malalim ang ugat ko kung kukuha ko doon sa source. Nalalaglag ang dahon ng ibang puno. Hindi sila namumunga. Pero ang blessed man ay tulad ng puno sa tabi ng ilog. Siya ay strong. Kalalaki ng mga puno ng mga trunk ng mga punong yan. Strong. They are stable. Miski bumagyo, nakatayo yan. Balance yan. Bakit? Minsan kasi ang tayo na ng puno, nakagaya na eh. Oo, hindi tuwid. Nakagaya na. Ay, ayos eh. Ah, gagaya. Namumunga pa rin eh. Arin namang mangari, parang hindi napunta sa sapa. Ay, akala mo hindi alam ang sinasabi ko eh. Balance siya, stable siya. Ganon ang blessed man. He is productive, he is joyful, he is peaceful, he does not worry. So, mga blessed man, mga pinagpalang tao, malimik itong gawin eh. Yung bang ako nagdi-declare sa pahuli? Pero usually, ang dinideclare ko, kung anong tinuro ko. And then, may nangyayari, may nagaganap. Ang daming patotoo, ang daming signs and wonders. Bakit po? Bakit po? Kasi ito kasi ang sabi ng Mark 16:20. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Tuwing ang salita ng Diyos ay mahayag, ito ay kinukonfirm, pinapatotohanan. Sinasabi ni Lord na yan ay totoo sa pamamagitan ng ano? Ng mga himala, ng mga signs na nagaganap para lamang masabing ang kanyang salita ay totoo. Ganyan ang Diyos. Gusto niyang patunayan na siya'y totoo at ang salita niya ay totoo. Kaya basta may nahayag na salita, may nakuha ka doon, may nagrema doon sa'yo, panghawakan mo na. Many times when I declare, itinatama ko kung anong pinirich ko. Kasi kung anong pinirich ko, yun ang salitang nahayag. Yun ang i-confirm ni Lord. Ngayon, ang title natin ay Blessed Man. At ako'y magdideklara ng mga pinagpalang tao. Are you ready? Parang hindi kayo ready. Are you ready? Stand up, please. Sabi ng Numbers 14:28, "As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say." Ito ha, Tagalogin ko. Habang ako'y nabubuhay, gagawin ko lahat ang mga bagay na naririnig kong pinag-uusapan nyo. Alam mo, ang Diyos, siya'y nasa lahat ng dako eh. Kahit nga hindi mo pa sinasabi, naririnig eh. Di lalo na yung bulong, ano? Ito ang ating gagawin. Ayun ang nahayag na salita eh. Itong sabi ni Abby eh. Sabi ni Abby, ang sinasabi lang daw niya, yung magagandang bagay. Kasi ang sabi ng Diyos, gagawin niya naririnig. Umanap ka nga ng kausap. Kahit isa lang, umanap ka ng kausap. May nakita ka na. Kung wala, pwedeng bumili. Yang katabi mo, pwedeng kausap yan. Huwag ako. Yan. Yang katabi mo, sabihin mo, usap tayo ha.
Usap tayo. Ngayon, huwag kayong mag-uusap ng daing, ha? Walang dadaing. Ang sasabihin lamang ninyo ay kung anong gusto ninyong marinig ng Diyos. Para ang Diyos merong gawin. Dahil ang sabi ng Diyos, gagawin niya ang marinig na pinag-uusapan ninyo. So, may kausap na kayo. Aba, God will confirm His words. Patutunayan niyang totoo ang kanyang salita. Opo, gawin natin. May narinig, naniwala tayo, gagawin natin. Amen ba? So, bibigyan ko kayo ng kaunting minuto, mag-usap na kayo. Sabihin ninyo kung ano yung mga gusto ninyong mangyari, at kahit yan ikayo lang nag-uusap, huwag nyo nga kasi ng face mask, ha? Kahit kayo lang nag-uusap, hayaan nyo mapakinig ng Diyos. O, sige, go! Sinabi naman doon sa verse na yon, lahat daw na marinig na pinag-uusapan nyo, yung iba nag-pray. Eh, sabi ko, magkwentuhan lang naman. Ano? Eh, ba, Lord, bigyan mo ba? Hindi, magkwentuhan lang kayo. Bakit kayo? Pag sinasabihan magkwentuhan, nagpe-pray kayo. Pag sinasabihan kayo mag-pray, nagkukwentuhan kayo. Ay, binigyan na nga ng permiso magkwentuhan, ay saka nag-pray. Normal lang tayo dito, normal lang. O, sige. Ako'y mamimili ng may nang kakausapin. Oy, alam mo ga, ay pabata ng pabata. Maaari pabata ng pabata. Oh, ay kagaganda ganyo. Abay, narinig ni Lord yun. Narinig. Amen na lang ng amen. Amen ng amen. Ay maganda sinabi eh. Oh, abay, kasarap ka ng pakiramdam ng bayat na sa utang yung ano. Yung, di ka? Abay, nagbayad eh. Nagbayad yung may utang. Nagbayad. Diba? Abay, malapit ka na rin nga makagraduate. Gagraduate na eh. Diba? Bigyan mo ang Diyos ng kanyang gagalawan. Bigyan mo ang Diyos ng kanyang kikilusan. Abay, may nag-scholar sa'yo. Kamu sa'yo, say naman, may nag-scholar sa'yo. Ay, biro mo, ay nawala ang sakit. Nawala ang sakit eh. Aba, ay hindi ko ganaman akalain. Hindi ko akalain. Ay, ikaw ang natanggap. Ay, kadami nag-a-apply, ikaw ang natanggap. Aba, ay na-promote eh, na-promote. Uy, nagbukas ng bagong negosyo. Ay, maganda yung negosyo yan. Maganda yan. Okay. Binibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Kayo'y magkwentuhan. Ha? Kayo'y magkwentuhan. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, gagawin mo ang naririnig mong pinag-uusapan namin. Sige, maghanap ng kakwentuhan.
lang. Declare blessing. And I declare lahat na nandito pa ngayon palapit na relasyon nila sa iyo in Jesus' name. Lord, patindi ang connection nila sa iyo. Panalim ang connection nila sa iyo. And I also pray and declare, Panginoon, hindi lang sila mag-board again, pati ang pamilya in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord, mga taga-J1 Rosario, humanda tayo lahat. Lahat ng ating pinapanampalatayan, lahat ng ating pinapanalangin, I declare, ito'y mangyayari at mangyayari. Amen! We declare sa pangalan ng Panginoong Jesus, walang pamilya dito maghihirap, lahat sasagana, lahat na asenso, ang pamilya nyo mabuborn again, sila'y magliligan sa Panginoon, sila'y lalapit sa Panginoon, in Jesus' name I pray. Amen! Oh Lord, I declare, walang maglalamig, lahat pahit na painit, lahat baboy na baboy, pahilap na pahilap sa Diyos, palapit na palapit sa Diyos, walang anumang aagaw sa tronan ng Diyos sa puso ng bawat isa, in Jesus' name. I declare, sabay-sabay, nakakapaluhod, nakakapawaw na mga pagpapala, higit year sa noon, higit last year, matinding breakthroughs, matinding increase, matinding pagpapawaw ng Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, wala na pong mangumuta, lahat na'y blessed, in Jesus' name. Thank you, Lord, walang sakit karamdaman, lahat ay favored, in Jesus' name. I declare lahat ng salitang maririnig ay kikilusan, lahat ng tao ay mamalalapamanal, buong pamilya ay naliligtas, maraming life group, maraming maliligtas, maraming ma-invite, mas maraming ang tao manadala sa Panginoon, in Jesus' name. Lahat ng nandito, hindi lang ikaw ang yayaman, ang anak mo, ang kapwa. Kagalingan ay dumadaloy sa iyo. Dumadaloy sa iyo. Hawakan mo ang parte ng katawan na kung saan may nararamdaman ka. Hawakan mo. God is here. Ang pabor ay narito. Ang pabor ay narito. Hawakan mo yan. Now, I am declaring wholeness. I am declaring healing. I am declaring ang presence ng Panginoon. Hinahawakan niyang parte ng katawan na yan. Now, receive. There's healing and may His healing be upon you in a thousand generations in your family, your children. Simula ngayon, wala kang sasabihing daing, wala kang iko-complain, wala kang irarant. Simula sa araw na ito, bibigyan mo ang Diyos ng kanyang kikilusan. Bibigyan mo ang Diyos ng kanyang gagawin. Ikaw ay pinili. Ikaw ay hinirang ng Diyos. Ire-restore ng Diyos lahat ng nawala sa iyo. Higit pa kaysa sa nawala. Ibabalik ito ng Diyos sa iyo. Ikaw ang ulo. Hindi ka buntot. Ikaw ang nagpapautang. Hindi ka nangungutang.
Pinagpala ng Diyos ang bawat lakad mo, ang iyong pagalis, ang iyong pagdating, lahat na hawakan ng iyong mga kamay. Pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang iyong mga anak. Pinagpapala ng Diyos lahat ng ginagawa mo. Tunay, tinawag ka ng mga tao na ikaw ay pinagpala. You are blessed. Pinagpala ng Diyos.